wala nang mas dadakila pa sa pagmamahal ng isang ina. Katulad ni Nanay Ven na ang anak may autism at si Nanay Minda ng pumanaw na komedyanteng si Baba G. Sunod-sunod ang mga balita ngayon tungkol sa di mano mga pasyenteng tinanggihan ng mga ospital. May sintomas man ng COVID-19 o wala. Mamamatay na. Hindi mo na kaya. Pwede mo bang pahirapin yung nalangunan ng oxygen? Oxygen lang naman, te! Parang awa nyo na! Parang awa nyo na! Mamamatay na ako! Ang ganitong mga kalituhan ang isa sa mga itinuturo ni Ven sa sinapit ng kanyang anak na si John. Yeah! Happy birthday, John! Happy birthday, Ven! Happy birthday, Ven! Thank you! Nitong nakaraang taon lang nung ipinagdiwang ni John ang kanyang 18th birthday, katatanggap lang nila noon ang balita tungkol sa kondisyon nito. Na-diagnose siya kasi na may autism spectrum disorder siya. Kasi napansin ng mga teacher niya nung grade 11 siya na parang gusto niya palagi magpag-isa, pag magulo yung klase, tinatapag yung ears, pinapag-check up siya sa amin. Sinabi niya na merong ASD si John. I'm 31 years, you're moving out to the best city. Nabully siya nung grade 10 siya. Weird daw siya. Nabatuyata siya ng isang classmate. Every time na sinasabi ko sa anak ko, oh, how cool anak, sasabihin niya sa akin, it was great, ma'am. Hindi siya nagsasalita na, oh, nabully ako, mommy. Lift your head, baby, don't be scared of the things that could go wrong along the way. You'll get by with a smile. You can win at everything, but you can try. Si John sa pagdodrawing na kahahanap ng kapayapaan. Nakalagay doon sa laptop niya, I want to change the world through my art. Pero ilang araw bago mag-lockdown, bigla siyang nagkasakit. 3 days yung fever niya, namamaga yung mata niya. March 27, pina-check up namin siya kasi naninikip yung dibdib. Kas lang wala silang x-ray. Maliit lang daw kasi silang hospital. Pero kinailangang ilipat si John sa mas malaking ospital. At doon na nila nalaman na meron itong enlarged heart at pneumonia. Sabi ko, Dok, paano kung hindi TUI? Kung hindi siya may COVID. Tinest siya bago kami umalis, ni-swab siya para kung lumabas yung result within 5 days, ma-admit siya as normal. Hindi siya sa TUI. Sabi ni John, may meds naman, mami. Sige, uwi muna tayo. Baby, you don't have to worry, 'cause there ain't no need to hurry. No one ever said that there's an easy way. But don't let it bring you down and turn your face into a frown. You'll get along with a little prayer and a song. Habang naghihintay ng resulta sa COVID-19 test, lumubha pa ang lagay ni John. Kaya nagpalipat-lipat sila sa paghahanap ng ospital. Puno na daw, hindi na nila na ma-accommodate sa mga PUI. So maghanap na lang daw kami ng ibang ospital. Matapos ang ilang oras na pagtanggi ng mga ospital, ibinalik ni Ven ang anak sa unang ospital na tumingin sa kanya. Sinasabi sa amin, ma'am, TUI ko yung na-intubate namin. Sinasabi po namin ngayon na baka magkaroon kayo. Hindi po namin yun sagot. Sabi ko sa anak, okay pa naman daw yung BP mo. Gusto mo muna muwi, tapos babalik na lang tayo pag na-disinfect na nila. Sabi ng anak, sige ma'am. Yun nga lang, hindi pa sila nagtatagal sa kanilang bahay. Sabi niya, mami, I'm tired. Sabi ko, anak, kaya natin to, anak. Ito, kailangan kita eh. Pinasok agad siya sa ER. Bumabagsak na yung BP daw niya. Sabi ng nurse sa akin, pag hindi pa nag-normalize yung BP niya, tutubuan na namin siya. Lahat po gawin niya, mabuhay lang. After 20 minutes, sinabi na sa akin ng doktor, mami, wala na si John.
sabi niya, wala na. Wala na, Piola. Umagsak. Umagsak kayo. Natulala ako. Grabe nung ospital, langan po siya i-cremate. Naunang uminisip, baka nga meron siyang papilus. Paano kung meron din ako? Gayunman, nanalig pa rin si Ven na walang COVID-19 si John. At lumabas nga ang resulta, 5 araw matapos siyang pumanaw. Si John, negatibo sa COVID-19. Kasi kung may rapid test ng araw na yun, ma-admit siya sa regular. Mabibigyan siya ng treatment na para sa kanya. Sa puso. Parang hindi siya pinatay mo. Pero si pinatay siya ng sitwasyon. Kaya kung muna ko sinisisi. In a world where everybody hates a happy ending story, it's a wonder love can make the world go round. Kasi usually kung ma-understand, nagpapakita siya sa akin ko. Miss na ko siya. Hindi ko ma-understand yung mga kumatatanggap na gano'n. Sana naman. But don't let it bring you down and turn your face into a frown. You get along with a little prayer and a song. Marami ang napa sana all nung nag-viral nitong nakaraang taon ang mga litrato ni na Baba G at ang Italianong si Ciro. Ang sweet niya. Unique siya. Exotic beauty din siya. Masaya-masaya kasi sa dami-dami bakit ako fan. Nanalo niya ang manga. Looks doesn't matter. I usually to fall in love with the person itself. Kaya looks fades away with the years, but the person remains for lifetime. Pero ang real score sa kanilang dalawa... Friend lang kami. Yes. Pero mali, no? Umaasa. Ito ang tumatak na imahe sa atin ni Baba G. Teka, sino yan? Si Efren Baba Reyes. Maruna ka ba maglaro? Sumakay ka pa. Masayahin, makulit, palatawa. Ibang-iba sa nabalitaan nating Baba G nitong mga nakaraang araw. Nakaratay sa ospital, nangayayat, at nitulang Lunes sa edad na 35 anyos lang, tuluyan na namaalam. Ang pinakanangulila sa kanyang pagkawala ang kanyang inang si Minda. We'll get by with a smile. You can never be too happy in this life. Mahiyain daw talaga si Baba G o Alfredo Cornejo sa totoong buhay. Nasa bintana lang po yan, nanonood lang doon sa mga bata. Ayaw niya po nakipaglaro sa mga bata. Ayaw niya yun, nasasaktan siya.
Bata pa lang kasi, nabubuli na raw siya. Nakikipag-away lang po ako sa mga nabubuli. Sabi ko, kahit ganyan ka ako yung anak ko, hindi naman po sakit ang ulo yan. Nalalai. Ayan yung may naglalakad na buwan, ang mahiwagang kasuwi, mahiwagang sandok, may mangga pa nga eh. Oo, nahulit din. Kasi kaulong naman tayo, nasasaktan din. Bakit hindi na lang leeg diretso? Pero ang inapi noon, nakapasok sa showbiz. Mamawi Taylor. Nagmula ako sa pansab ni Aramina sa bubblegum. Tapos hanggang sa sinama ko ni Diego, sinanya na ako sa mga taping-taping. Apukay! 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 Hindi ko siya kilala. Tapos sabi niya, nung ganitong araw, nasa ano ka, nung ganitong araw, nandun ka. Wala, ano ba lang ito? Palagi ako sinusunda. Palagi ko na siyang sinasama kasi natutuwa naman ako sa kanya. Madiskarte raw talaga kasi si Baba G. Nag-deliver ako ng mga dilata, mga pagkain, mga damit. Kumikita naman ako agay ng ano, mga pipe. Lahat ng paraan yun, mga kumita, ginagawa niya po. Kahit gabi na po, nagtitinda yun. Naglit lang po yun natutulog pagising noon. Bit-bit na naman yung panindan noon. Naglalako. Pinibigyan po ako ng pera pero hindi ko po tinakas. Sabi ko, itabi mo yan. Pag na-hospital ka, gagamitin natin yung pera mo. Hanggang nitong Disyembre, nagbago ang pangangatawan niya. Nakita na po ng doktor na may butas na yung baga niya. Hindi po siya nilalagnat, hindi siya sinisipon. Wala po siyang ubo. Nag-test po siya ng COVID. Tinapat ako ng doktor, hindi po yan HIV, hindi po yan COVID. Na-discovering meron siyang TB o tuberculosis. Bahagya naman daw bumuti ang lagay niya. Nakapag-video call pa nga sila ni Chiro. But she wasn't able to talk. She looked like better than the days before. The mother said that she was getting better. I will say, thank you Lord, she's getting better. Hanggang nito lang May 4, ipinasok si Baba G sa ICU ng ospital. Bigla po siya nang hina eh. Kaya mama, kung ano mang mangyari, gusto ko nakapambabaing damit ako. Tapos gusto ko po malaming bulaklak. Nung kakabitan na siya, parang nawala na po ng ano, ni-revive siya. 6 na beses po, inaawa naman ako. Desisyon ang tama na po kasi po kawawa lang po yung katawan ng anak ko. Nang sa akala ko po kaming dalawa magsasama, hindi pala. Mauna rin pa pala siya sa akin. In a world where everybody hates a happy ending story, it's a wonder love can make the world go round. But don't let it bring you down. Turn your face into a frown. You get along with a little prayer and a song. Eto bakap ko! Baba! Sino to? Si Kasoy! Kasoy! Kasoy ang pangalan niya! Pag nakita nyo, talaga matatawa kayo sa kanya anytime. Tapos may kakaiba siyang magalaw, bigla siyang nanginginig, bigla siyang mag-split, bigla siyang alam niyo yung sisigaw. At maaalala ka na maraming tao bilang tandem ni Boy Dahon dahil isa ka sa nagpasaya sa mga tao, lalo-lalo na sa bubblegum. Ang dali niyang ayain sa ginagawa namin sa segment. Game na game siya. Siya na nagkukusa. Minsan may mga ginagawa siyang nakakatawa talaga. Hindi na namin ni-instruct. Kaya nakakapanginayang na iniwan na tayo ni Baba G. Sana maging masaya na siya doon kasama ng papa niya sa kay Lord. Mahal na namin po siya. Thank you for all the memories, all the support she had to me. Thank you for making us laugh. May you rest in peace. Batayan mo na lang ako kagaya ng pagbantay mo sa akin. Mamimiss kita. Lift your head. Baby, don't be scared of the things that could go wrong along the way. You'll get by with a smile. Now it's time to kiss away those tears goodbye. Hindi dapat ang ina ang naglilibing sa kanyang anak. Pero para kay Minda, maski pa paano, nagpapagaan sa kanyang kalooban. Nasa langit, meron na siyang anghel. You'll get
Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.